Hi! Good day po uli sa inyong lahat at welcome po uli sa aking YouTube channel. At mamaya po, sasamahan ko po ang bisis ko sa kanyang regular check-up. Mahirap po kasi yung hula-hula lang sa mga nararamdaman natin. So, dapat po talaga meron tayong regular check-up. And before that, please subscribe my YouTube channel and paki-like tayo po and share. And paki-click na rin po yung notification bell po dyan sa baba. So, muli po, good day and healthy life po sa ating lahat. Yan, kasalukuyan po nasa loob po yung misis ko ngayon at nagka-check up. Dito muna ako sa labas dahil bawal din kami dalawa sa loob. At kanina po, hindi na po ako nakapag-video kanina sa loob ng hospital dahil nakalimutan ko bawal pala. So, kaya dito muna ako sa labas habang naghihintay kay Mrs. na matapos lang check-up eh. Okay yan, so katatapos lang namin magpa-check up ng Mrs. ko. Ito ngayon, kakain muna kami. Pangenta kasi yung nakicheck up kayo para alam natin kung anong gamot na inimin natin. Hindi yung pasatang inong tayo na hindi yung gamot. Ito, dito muna kami kakain bago mo. Siya nga pala yung misis ko. Kamusta na takaranda mo na, Bins? Kamusta na takaranda mo? Hindi ko maanggang na mo. Nawala na yung meeting ko sa bigod. Sa kalahan. Parang dito sa bigod. Kaya kailangan ko. Kasi ganap, ano pa rin. Kasi malap kasi ganap yan, ang dito parang gold yun. Kaya importante talaga nagkapagamot tayo kasi yun na nga, kaya para alam natin kung ano yung ilimin natin gamot, hindi basta inom lang gamot ng kuwana ano, tapos wala namang epekto, di ba? Kaya ang saganda, regular tayo nagkapacheck up sa doktor. Yan, after na nagawag kita sa doktor para nagpacheck up, dito naman ngayon sa drugstore para bumili ng gamot. Ilan mo ako ng mga ano-anin para ano. Kasi ilang ganyan ba yung ganyan? Lima. Ayan na lima na namin. Ano ba yan? Ano yung piraso ba yan? About sunset ba yan? Yung condo ba naging polo doon? Saka ba yung Jesse? Di pag bumuli mo yan isang set? Saka pag-urod yan? Nagkatanong lang nila. Pag-dikit pa yung postiso sa kanya. Kaya sa mga ganun talaga bumili ng gamot ko. Yan, nandito lang kami sa bahay. Nakauwi lang po kami. At nakita niyo po kung gaano kasaya bumili ng gamot kanina. Talagang ganun po talaga yung misis ko. Mga chika po talaga yan. Bumibili. Kahit saan po yan. Ayan, binigay po sa kanya yung pandikit ng postiso. Imbis na yung gamot para doon sa sakit na kung ano po yung sakit yung chinekat po siya. Baklas. Ang nangyari po siya sa wishes ko, sinuntong po siya ng asma niya. Kaya napasugod po kami kagad sa hospital. So, ang nangyari, maga-maga pa lang bumiyahe na kami pumunta ang hospital para sa nangyari po sa kanya. Dahil iba klase po kasi yung gabi na dapat na patulog na kami. Hindi kami makatulog dahil sa sinusumpo po sa ng asma niya. Hindi po siya makatulog, ubo ng ubo. Kaya mahirap po talaga yung may asma po pala. Mahirap po pala yung may sakit na asma. Lalo pag nag-trigger na. Kaya ingat-ingat po tayo. Kaya sabi ko sa misis ko, next time, kung ano yung mga bawal, umiwas po na. Ang nangyari po kasi ay nag-trigger na po pala yung asma niya, kaya nahihirapan siyang huminga. Barado na po pala yung daanan ng hangin niya, kaya nahihirapan siya at nanginikip na yung dibdib niya. Kaya ang nangyari po kasi, sumisikip na pala yung pinaka-tube natin sa loob. Na pag humihinga tayong gumagano. Yan. Yan. Kung ganyan po na
eh pinakahingahan natin na pag ganyan pa po kaluwag, maganda pa po huminga. Ngayon, pag nag-trigger na po siya, ganyan po ang magiging itsura niya na barado na. Kaya namamagana yung daanan ng hangin natin. So, ang pinakaloob po yan, ganyan. Yan, sumisikip na. Kaya dyan na po nagsisimulang humuli. Habang nakahiga po tayo, no, natutulog, dyan na po yung nahirapan na po huminga. At yan po yung nangyayari dahil tulad po niya kung sa nakikita nyo na maluwag, na daluyan ng hangin, ng gas sumisikip na sumisikip pagka nag-trigger na at namamagaan na kaya nahirapan ng huminga dahil maliit na yung pinakabutas na daan ng hangin. Kaya yan po ang sanhi na at dahilan. At pag nag-trigger na po, dyan na po nagsisimula nga mahirapan huminga at hubuhin. Kaya ganyan po ang nangyayari. At pag umatak na po yung asthma, kaya marami na pong bawal sa misis ko yung sobrang mapagod na pollution at yung bawal na sa kanya yung ma-stress. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na muna magpagod, ako nang bahala. Kaya maglaba, magluto ng kulang, kung ano pa muna gawa ang bahay. Sabi ko sa kanya, pahinga muna para gumaling siya. Kasi sa nakikita ko sa misis ko na nahihirapan siya, siyempre pati ako nahihirapan din sa dahil sa nakikita ko sa kanyang kalagayan niya. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano yung mga bagay na gusto niyong gawin na magpagaling muna siya. Kasi mahirap nga naman yung marami kang gustong gawin na may sakit kang tulad ng asthma, di ba? Kasi sobrang sipag ng misis ko, kaya siguro nag-trigger na yung kanyang asthma. Kaya mahirap po talaga yung susumpungin ng ganyan. Darat pag marami kang gustong gawin na yung mga activity mo. At syempre, bilang ina, syempre di ba maraming obligasyon ng isang ina. So, kaya sa nangyayari sa kanya ngayon, talagang na-stress siya. Kasi nga, yun nga, marami siyang gustong gawin na hindi niya magawa dahil sa nangyari po sa kanya, pagsumpong ng kanyang asthma. Kaya po para sa lahat, kailangan po talaga na may regular check-up tayo para makaiwas tayo sa mga sakit na tulad nangyari sa misis ko. Kaya ingat-ingat po tayo at para maagapan natin yung kung ano man ang magiging karamdaman natin. Kaya dapat gabi natin kung anong dapat. At syempre, kailangan natin palakasin yung immune system natin para sa ganitong sitwasyon na may iwasan yung mga ganyang problema. Para syempre, para maging healthy life tayo at palagi happy. At kailangan natin magkakain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, para makatulong sa immune system natin para lumakas tayo. Kasi ayan ang kailangan natin dahil ngayon sa panahon ng pandemic. So, kailangan natin labanan yung virus na yan para makaiwas tayo. At yan na po. At sana po na bigyan ko po kayo ng konting kaalaman at paalala para makaiwas tayo sa mga sakit na maaaring mangyari po sa atin. At maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat po ng di po po nag-subscribe. Pakisubscribe na lang po yung YouTube channel ko para updated po kayo sa lahat ng video pang gagawin ko. At pakiclick na rin po yung notification bell po dyan sa baba. At palagi po tayo mag-iingat. Keep safe po. Salamat po.